So, pag nakikita po natin, doon nga po sa Genesis, nakikita natin doon sa Genesis na ang tagubilin sa mga tao is makikita po natin yun sa Genesis 2. Ang sabi po doon, magpakadami tayo. Yun po ay sabi ng Panginoon. Pag-alis din po ng Panginoon dito sa lupa, yun din po yung huli niya sinabi. Ang sabi po niya, at makikita po natin yun sa Mateo 28:19. At kaya't habang kayo'y humahayo, gawin yung alagkat ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Halimbawa po kami na nakakilala sa Panginoon, kung yung po nag-mentor sa amin, o yung nagturo sa amin, o yung nagsumikap sa amin upang makakilala kami sa Panginoon ay hindi sinundan yung commandment na yon, baka hindi rin po ako nagbabahagi sa inyo. Baka hindi rin po ako ginagamit sa lugar na ito. So ang Panginoon po, nakatulad natin na nakakilala sa Panginoon bilang alagad ng Panginoong Jesus, bilang kanyang mga disipulo, bilang kanyang mga mag-aaral, tayo po ay may tungkulin. Una po, maaaring sa atin mula yung tahanan. Ano po? Ito po ah, ang una po nakakilala sa amin ay si Mrs. Pinababayaan niya lang ako hanggang sa nakita ko po yung kanyang buhay na nabago. Ang sabi ko ay ito talaga yung ano, na makakilala talaga siya sa Panginoon. Kasi kung yung dating ugali ni Annabelle ay sabi nga po, katulad niya po na sabi ko na nakaraan, eh, hiwalay na po yung decolor sa puti. Ibig sabihin po, baka po ako nasa kabilang bahay na. Ibig sabihin, baka po kaming mag-asawa ay hiwalay na. So ganun po, ang sabi nga doon, may multiplication. Ang Panginoon ay naghahanap ng magiging kanyang kawangis at yun po ay magsisimula sa tahanan. Hindi rin po madali yung pinagdaanan ng aking may bahay para po kami ay ang aming tahanan ay may lapit sa Panginoon. Sinubok rin po yung kanyang pananampalataya. So ganun po, ang Panginoon po ay nag-ano sa atin. Magsisimula po sa ating mga tahanan, susunod po yung iba na nakapaligid sa atin. Dapat ay landing tayo magpagamit ang isang Kristiyano na nakay Kristo sa pamagitan ng kanyang mga likas na espiritual na kaloob. So tayo po, binahaginan po tayo ng kanya-kanya po kaloob. Tayo po lahat ay binigyan ng Panginoon ng kanya-kanyang katangian. Tayo po ay binigyan Panginoon ng katangian. Babasahin ko po yung mga kaloob sa atin. Sabi po doon sa 1 Corinto 12:4 hanggang 10. So kung may mga mag-notes po kayo, iba't ibang espiritual na kaloob, ngunit isa lamang ang espiritu nagkakaloob ng mga ito. Iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't ibang mga gawain niya atas, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuting ng lahat, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob ng nagpapakitang nasa kanya ang espiritu. Ang ilan sa atin ay pinagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng katalinuhan. Subalit, isa ring espiritu ang nagkaloob nito. So kung makikita po natin, babasahin po natin hanggang 12, binigyan po tayo ng iba't ibang klase ng kaloob. Bakit? Para po magamit sa iglesia, para po magamit ng Panginoon. Hindi po lahat tayo ay tinawag na mata. Hindi po, ang bahagi po ng katawan ay hindi pwedeng panay mata. Paano siya makakalakad? Alam niyo po ano, sabi nung iba, eh hindi naman kami ginamit para tagapanguna. Baka kami paalang. Ang sabi po niya doon ay baka kami paalang. Ang sabi ko po sa kanya, yung karunungan po na nagmumula sa Panginoon, alam niyo ba? Yung paa yung pinakamagandang gawain. Pinakamalaki ang gawain ng paa. Oh, kasi kung wala tayong paa, limitado lang yung kaya nating abutin, lalo-lalo na salita ng Panginoon. Limitado lang yung kaya nating abutin. Limitado lang yung kaya madinig ng ating boses. Di po ba? Pero kung meron tayong paa, malayo po yung mararating natin. Kaya kung pagtitingnan niyo po, yung ating katawan ay
ay ginawa ng Panginoon na kanya-kanyang katangian. Ganun din po tayo. May kaiba po tayo ng kaloob. Malay nyo, baka ang iba sa atin ay mayaman dahil gagamitin siya sa simbahan para doon sa finances. Malay nga iba sa atin ay binigyan ng katalinuan para po mas maayos yung pagpapatakbo ng isang gawain. So binigyan po tayo ng iba't ibang kaloob at yun po ay makikita natin sa 1 Corinto 12:4. Number 4 po na tanong, kanino inabili ni Kristo na humayo kayo at gawin yung alagad ng mga bansa? Sa atin po na nakakilala sa Panginoon, ay hindi naman po gagamitin nila. Kaya ko po sinasabi ito sa inyo is, para po maging prepare din po kayo na hindi natin alam kung ang bawat pamilya nyo ay gagamitin ng Panginoon sa iba't ibang lugar o sa lugar na kung saan nasa abroad kayo. Hindi nyo po alam kung anong plano sa inyo ng Panginoon. Hindi nyo alam kung bakit tayo nag-aaral ng ganito. Sapagkat gagamitin ninyo ito sa mga tao rin na ipagkakalob sa inyo na ang gusto rin ng Panginoon ay mabago yung buhay. Magkaroon ng maayos na pananaw sa buhay, magkaroon ng pagkakilala sa Panginoon, magkaroon ng takot sa Kanya. Lalapit niyo po, at ito po yung maganda, kung ano po yung sitwasyon niya sa buhay, yun po yung mga taong ilalapit sa inyo. Like sa amin po, munting na po kami maghiwalay, ang mga nilalapit po sa amin, pamilya. At nagkaroon po kami ng talaga ng pagkakaano doon sa pamilya na hindi pwedeng sila ang isang pamilya. So yun po yung mga dinadala sa amin. Ano po? Dumaan din na kami sa pagkakasakit. So yun din po yung dinadala sa amin. So kaya ko po biniyano sa inyo, hindi nyo po alam kung ano po yung gagawin sa inyo ng Panginoon. Kung saan kayo gagamitin ng Panginoon. So sa atin po ito, inihabilin. Hindi po ito sa mga hindi naniniwala o hindi sumasampalataya. For the first time, yung pamilya po muna natin ang uunahin. Ano po? Yung pamilya po muna natin ang uunahin at hindi natin alam saan man tayo naroon, saan man tayo lugar na kinabibilangan natin gagamitin at gagamitin tayo ng Panginoon. Sabi po doon, mayroon po nagsasabi na ang tao daw pag namatay, eh iikot-ikot pa. Hindi na po totoo yun. Kasi ang nagiging ano po nila, batayan, ay ang Panginoong Hesus daw ay nagpakita. Nagpakita po ang Panginoong Hesus para patutuhanan na siya ay nabuhay. Ano po, ang sa atin po na nakakilala ngayon, pag tayo po ay wala na, ano na po yun? Papunta langit na po tayo kasi tinanggap natin ng Panginoong Hesus. Tayo ay tumunod sa kanyang mga tuntunin. Pero sa ibang hindi nakakilala sa Panginoon, katulad na po yan. So, kung makikita po natin, hindi po totoo yung may 40 days pa rito sa lupa. Panginoong Hesus lang po ang gumawa nun dahil kailangan niya magpakita sa 500 na tao sa kanyang 11 alagad. Dapat maunawa na ang tagubiling ito ay hindi tumigil sa mga unang alagad, kundi nagpapatuloy sa ating kapanahunan dahil si Kristo ay hindi pa nagbabalik. So dapat po natin malaman na bilang tayo nakakilala sa Panginoon, may tungkulin po tayo. Unahin po natin yung ating pamilya. Unahin po natin. Ito po, isipin nyo nila. Oh, for the glory to God. Glory to God po ito. Kung wala pong manang Andrea, kung wala pong teacher Merlin na nalangin, baka po walang gantong gawain. Baka po hindi ako nagsasalita sa inyo. Baka hindi po kayo nagkaroon ng pagkakataon na. Bagamat matagal, hindi ko po alam kung ilang taon na ang si Manang Andrea na Kristiyano. Pero sigurado ako, simula na maging Kristiyano siya, tumaling doon sa pagkakilala sa Panginoon. Cry ng heart niya na makakilala ang kanyang pamilya at ang kanyang buong heart. So, pag-iisip po natin, hindi po madali yung mga pagluhod-luhod, hindi po madali yung mga pag-iyak-iyak. Pero hindi ibig sabihin, eh hindi tumutugon ng Panginoon. May tamang panahon kasi po ito po din yung mga panahon na mag-aaral tayo kasi gagamitin po tayo din sa mga taong pinagkakaloob sa atin. So lagi po natin tatandaan, hindi po nagkataon
na tayo po ay nag-aaral ng ganito. Hindi po nagkataon na tayo ay bahagi ng isang Bible study na ganito, pag-aaral sa salita ng Panginoon. Dahil naniniwala po ako, katulad nga po nung sabi kanina, na tayo mga alagad, tayo nakakilala sa Panginoon, na tayo inaayos muna. Ito po kasi yung time na tayo po ay inaayos ng Panginoon. Ito po yung time na tayo ay, yung pamilya natin, ay hinuhubog, hinuhulma, inaayos ng Panginoon upang maging kagamit-gamit sa ibang mga tao. Ano po? Praise God po ito. Natutuwa po ako. Sa amin po, yung pamilya namin, pinag-pray ko po, bagamat ang Bible study pa lang namin ay doon sa aming mga pamangkin, ay natutuwa po ako dito kasi pamilya po na kayo. Ano po? So lahat po sa atin, gagamitin, naniniwala po ako doon na hindi lamang po tayo habang taga-pwilig sapagkat binigyan po tayo ng kanya-kanyang kaloob ng Panginoon. Mga unique yung mga binahagi sa atin ng Panginoon kasi gagamitin at gagamitin tayo sa kanyang umbasan. Meron po mga sabi ko po kanina, merong pinagpapala, merong pinayayaman. Bakit? Nakalagay po sa Biblia para may tulong sa iba. Ganun po yon. Ano po? Kasi marami din na may nagtanong po sa akin ito. Sabi ah, eh kasi po, paano kami hindi mabibless? Eh, ang araw ginagawa namin, ang gabi ginagawa namin araw. Sabi ko, ay ang sabi ko na lang po na magka-BS kami. Ganto po yan ha. Marami din pong taong ginagawang araw ang gabi. Kahit po yung mga kargador sa palengke, alas dos, alas tres po yan ang madaling araw gumigising. Pero sapat at sapat lang din yung kinikita. Biyaya po ng Panginoon kung bakit pinayaman tayo. Ano po? Dahil wala pong tao na ang gusto ay naroon sa ganong sitwasyon. Yan po ay kaloob biyaya ng Panginoon para po may maitulong sa iba. So kanya-kanya po tayo. Meron may mga talino, meron mga binigyan ng karunungan. Meron, ito po ah, meron tinawag na taga-ipon lang ng tao at iba yung nagsasalita ng Panginoon. So hindi natin alam, hindi po ibig sabihin, ito po ah, lagi po natin tatandaan, hindi po ang lingkod po ng Panginoon ay hindi dahil tayo intelektual na tao. Basta po sinusunod natin yung kalooban ng Panginoon, nagpapagamit tayo sa Panginoon. Kasi po pagdating po natin sa langit, hindi po naman sasabihin na welcome, good and faithful pastor. Wala pong ganun. Nakalagay po doon, welcome, good and faithful servant. So naniniwala po ako gagamitin po tayo ng Panginoon. Ano po? So sabi po rito, ano ang utos si Jesus na gawin sa lahat ng tao na tatanggap sa Ebanghelyo at sasampalataya sa Kanya? So tanong ko lang po, nabautismuan na po ba tayo sa tubig? Sige po, dire-diretso. Sige po, dire-diretso lang po ako. So dapat po sa atin na nakakilala sa po sa Panginoon, naroon po yung ang pagsunod po doon, na isa po doon ay bautismo sa tubig. Pero hindi naman po ibig sabihin, ito po ah, hindi po ibig sabihin na nabautismuhan na tayo, eh, ligtas na tayo, lagi po nating tatandaan, yung po mga nagpapatuloy lang sa Panginoon, yung matatagpuan yung tapat. Ang paglilingkod po sa Panginoon ay ganito po. Para ang pagkakakilala po sa Panginoon ay ganito. Kung tinanggap mo ang Panginoon, ang Panginoon mo tagapagligtas ng sisikat, and yet kinuha ka na ng Panginoon, ligtas ka na doon. Pero kung hindi ka pa kinukuha ng Panginoon, tapos, para po yung ganyan, nung tinanggap mo yung Panginoon, para daw po yung kumuha ng isang bahay na upahan, or alam ba, para tayo kumuha ng isang bahay sa subdivision. O ina-award sa iyo yan. O yan, pag nag-down ka, o sa iyo na yung bahay, pwede ka nang tumira. Tama po ba? Pero pag hindi tayo nagbayad, nung hulog natin, yung obligasyon natin, eh magiging atin po ba yung bahay? Hindi po, di po ba? Hindi po. Ganon din po tayo sa Panginoon. Habang hindi po tayo kinukuha ng Panginoon, tayo po ay nagbabayad na nagbabayad. Ibig sabihin po, tayo ay willing na magpagamit. Ibig sabihin po, may gagawin po tayong aksyon. Kung tayo ay hindi pa ginagamit ngayon ng Panginoon, kung may inaayos sa ating mga buhay, sa ating pamilya, sa ating
sa ating komunidad, sa ating mga asawa, sa ating mga anak, yun po muna yung tinatawag nating pagbabayad. Ano po, inaayos po natin. Ano ba? Pero kung wala naman po tayong ginagawa para maayos yun, eh hindi po tayo magiging karapat-dapat doon. Tinanggap natin ng Panginoong Isos, yes, naroon yung assurance na atin, na tayo ay mapupunta sa langit. Kaya lang, depende po kung ano yung matatagpuan sa atin. So, hindi nagkataon na bakit nakakilala ka, bata ka pa, o bakit nakakilala ka na, may asawa ka na naman, di po. May pagkakataon, ang Panginoon ay laging akma sa bawat pagkakataon. Yun po ang tatandaan natin. Na makakilala po ako sa Panginoon, ako ay 35. So sabi ko noon, parang hindi na kami magiging kagamit-gamit. Kasi kumbaga dapat mga teenager pa. Pero ginamit pa rin ng Panginoon. Ibig sabihin po, hindi nagkataon na kung 40 plus na tayo nakakilala sa Panginoon, ay hindi tayo gagamitin ng Panginoon. Gagamitin at gagamitin tayo. So ang utos po ni Jesus ay gawin natin ang lahat ng tatanggap sa Ebanghelyo at sasampalataya sa Kanya. So number 6, ano po yung pangako ni Jesus sa lahat ng tumatalima? Basahin po natin yung Mateo 28. Dito na po tayo tatapos. So kung may mga Biblia po kayo, basahin po natin yung Mateo 28:20. Yun po yung pinakahuli sa Matthew. So sabi nito, ano yung pangako ni Jesus sa lahat ng tatalima sa utos na ito? Sabi po noon, tandaan ninyo sa Mateo 28:20b, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ibig sabihin po, anuman po yung pinagdadaanan natin, anuman yung haharapin pa natin, lagi po natin kasama ang Panginoon. Kung dumadanas po tayo ngayon na ang parang pamilya natin ay may pinagdadaanan, hindi po natutulog ang Panginoon. Lagi po natin kasama. Na I remember one time nung umiyak si Mary, nung namamatay si Lazaro. Yun lang po yung time na umiyak ang Panginoon. Bakit? Si Mary ay lumuhod. Nakita ng Panginoon na nalulungkot si Mary at ang Panginoon ay nananis. Sa bawat isa po sa atin, hindi po gusto ng Panginoon. Pag sa mga taong sumusunod po sa Kanya, nakikita niya na nagdadalamati tayo. Siya din po ay nahihirapan. Ang kagandahan lang po na noon, kasama natin siya. At sabi doon, ano po nangyari nung umiyak si Mary? Di ba binuhay niya yung patay? Di ba gumawa siya ng mga imposibleng bagay? Di ba gumawa siya ng himala? Ano man po yung pinagdadaanan natin ngayon, ano man po yung hirap, lagi pong may solusyon ng Panginoon. Ang sabi po doon, napakagandang pangako po, at si po yung iiwanan ko po sa inyong uba sa pamilya. Mahirap po ang pagsunod sa Panginoon sapagkat susubukin tayo. Amen. Mahirap, sabi nga doon, ang paglakad daw sa Panginoon ay parang dumadaan ka doon sa makitid na daan. Bakit daw po? Para po tayo wala yung pagmalaki na parang sa Panginoon lang po tayo umasa. Amen. So, yun lang po yung gusto ko. Lahat po tayo ay hindi po tayo iwanan ng Panginoon. Yun po yung kagandahan doon. Naalala ko lang po, last na po ito, yung time na ang mga Egipto ay wala nang matawiran, sarado na yung dadaanan. At sabi nga doon, dinala mo ba kami rito para patayin? Inyak, binuksan yung dagat. Ano kaya yung hindi kayang gawin ng Panginoon para sa atin? So yun po yung iwanan ko sa inyo sa atin ngayon. Ano man po ang sitwasyon natin, kasama po natin ang Diyos. Huwag lang po tayong bibig. Ano, praise God po. God bless po sa inyo. God bless po sa Obasa family. At sana po next week ay iandaan niyo po yung inyong mga tanong doon sa po na pag-alala natin. At by the grace of God, by the wisdom na bibigay po sa atin ng Panginoon, ay masagot ko po yung mga tanong po ninyo ayon po dito sa napag-alalan po natin. Ano po? Tapos medyo agahan po natin yung ano, para po at least mababa. Kasi po, yung pag-Webes po, may discipleship po kami. Ano po? So, next week po, iandaan niyo po yung inyong mga tanong, iandaan niyo po yung mga
Naway gabayan po tayo ng Panginoon. Sige po, lahat po tayo ay manalangin. Sige po, let's close in prayer. Hallelujah, Panginoon. Lord, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Salamat, Panginoon, sa pangako mo na hindi mo po kami iwan. Ano man po yung pinagdadaanan namin, sitwasyon sa amin po mga buhay, ano man po yung kalagayan po namin, Panginoon. Lord, binigyan mo kami ng assurance, Panginoon, na kami, Panginoon, ay lagi mong sasamahan. Lord, tinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang uba sa family, Panginoon. May you bless them, Panginoon. Lord, kayo po yung patuloy na mag-bind sa kanila, Panginoon. Kayo po yung patuloy na magdaloy ng pag-ibig mo po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. At Lord, dalangin ko po, Panginoon, yung fruit of the Holy Spirit, Panginoon, na yung pundasyon ay ang pag-ibig, Panginoon. Lord, idaloy mo po, Panginoon, ang pag-ibig sa uba sa family, Panginoon. At Lord, dalangin ko po, Panginoon, yung pagkakaisa. At dalangin ko rin po, Panginoon, samahan niyo po sila, Panginoon. Katulad nga po, Panginoon, ang iyong pong pangako sa iyong pong mga salita. Maraming maraming salamat po, Lord God, naway pagpalain mo ang mga salita na pag natutunan namin sa gabing ito, Panginoon, at maging pagpapala ito sa bawat isa sa amin. Muli, binabalik po namin sa iyo, papuri. Binabalik po namin sa iyong panangaling, Jesus, na may pray. Amen. Amen. Okay. God bless po. God bless po. Salamat po, Pastor. God bless po. Matatagal. God bless po. God bless po. God bless po. Thank you po. Salamat. Salamat po. God bless. Amoy mo yung lahat. Mga kapatid, sa Saturday ha, ang magsasalita yung pastor din namin. Tapos may kasama, din siyang mga kasama din namin dun sa Qatar na nagba-Bible study, kasama din namin. Jo-join din daw sila. Saturday ya. Alas 8, oo. Alas 8 kasi may para wala na siyang pasok ng alas 3. Bukas. Mag-prayer tayo. Prayer, prayer time tayo bukas. Wala na. Na late ako na kagigising ko lang. Okay lang, Manu. Bye-bye. 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 Bye